Masama bang magalit? Is it a sin to get angry? Is it wrong to feel angry sometimes? If you come to think of it, if you think of it, anger is a very confusing emotion. Our Catholic faith teaches us that anger is one of the seven deadly sins. And if you read St. Paul in his letter to the Colossians, you would hear him warning us about anger, that we should get rid of all anger and malice in our lives. Kailangan alisin ang galit at puot sa ating buhay. But why is it, if we read in the gospel, Jesus sometimes gets angry? When Jesus entered the temple and he overthrew the tables and drove out the money changers, if anger is really a sin, kung kasalanan talaga ang galit, bakit sa ating nabasang ebanghelyo ngayon, parang galit na galit ang Panginoon sa mga Pariseo at sa mga eskriba? Paulit-ulit na tinatawag sila mga hipokrito, mga nagbabalat kayo, mga hindi totoo. You try to listen to the tone of Jesus, and there is this tone of anger. Galit sa pagsasalita, sa pangangaral ang ating Panginoon. Ano ba talaga ang galit? Masama ba o mabuti? I think the key to understand the issue of anger is found on the teaching of St. Paul to his letter to the Ephesians. Sabi ni San Pablo, kung ikaw ay magagalit, sana wala itong pagkakasala. If you are angry, let it be without sin. And St. Paul continues, do not allow your wrath to go down. Do not allow your wrath to stay until the sun goes down. Kailan masama ang nagagalit? Pag ikaw ay napapasama sa iyong galit. Kailan nagiging kasalanan ang galit? Ito ay pag ikaw ay nakakagawa ng kasalanan dahil sa iyong galit. Anger is bad when it turns you bad. Anger is a sin when through anger you do or you act it out in sinful and evil ways. Walang masama pag tayo ay nagagalit. Dahil hindi naman natin maiiwasang magalit paminsan-minsan. God made us with this emotion called anger. And this anger
is real. Ito'y totoo. It is valid. Kasama ito sa buhay natin. But the question is, when you get angry, what do you do? I think the real question now that we need to answer is, when we get angry, how do we avoid sinning? Paano kaya tayong magagalit na hindi tayo magkakasala? Jesus gives us a hint. Pinakita ni Jesus sa atin ang sagot sa tanong na ito sa ating ding ebanghelyo. To avoid sinning when you are angry, just speak out. Do not act out. Sabihin mo kung ano ang kinagagalit mo. Huwag kang magwawala. Huwag kang mananakit. Huwag kang manunugod. Speak out your anger, but do not act it out. And when you speak out with truth. Hindi lang kung ano yung iyong naiisip. Hindi lang kung ano yung nararamdaman. Kung sasabihin mo, magsasalita ka, ano ba ang kinakagalit mo, sana yung totoo. Hindi yung gawa-gawa lang. Hindi yung may halong kasinungalingan. Itong ginawa ng ating Panginoon, siya'y nagsalita. Sinabi niya kung anong kinakagalit niya. Itong mga eskriba at pariseyo, imbis na mapabuti nila ang mga tao dahil sa kanila, napapasama sila. Kahit na galit na lumusob ang ating Panginoon sa templo, sinabi niya, ano ang kinakagalit niya? Walang masama pag tayo ay nagagalit. Nagiging masama lang ang galit kung ikaw ay galit lang, nagwawala, naninira, nananakit sa iba, pero hindi mo sinasabi ano bang kinakagalit mo. Speak out. Do not act out. And when you speak out your anger, please, speak out the truth. Yung totoo. Para hindi tayo magkasala sa ating galit. Sabi ni San Pablo, huwag mananatili ito sa iyong puso. Yan, napakaganda kung sasabihin mo ang kinakagalit mo. Dahil inilalabas mo ito sa iyong kalooban, nilalabas mo ito sa iyong puso. Hindi mo pinapabayaan na manatili ang galit sa puso mo at hindi mo pinapabayaan na maposes o panghawakan ng galit ang iyong kalooban. Possess your anger. Do not allow anger to possess you. Because if you allow anger to possess you, it is the evil spirit now that resides and lives in you. God has given us anger so that we can also speak out on the injustice that we see and experience. Nararamdaman natin ang galit.
pag tayo'y tuwing, pag tuwing tayo ay nasasaktan din, kailangan din natin ang galit para maituwid natin ang mali sa tama. Sa susunod na tayo ay magagalit, tandaan natin, sana wala itong kasamang kasalanan. Wala itong kasamang pananakit sa iba. Just speak out the truth and do not act out. Just like the Lord, let us have this holy anger, this righteous anger. Anger is a gift from God. Let us use it well. Let us not abuse it. And we ask the Holy Spirit to guide us whenever we feel this anger in our lives. Amen.